Magandang araw mga Kanoy P-Investor, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Samahan nyo kaming muli na bisitahin ang isa sa mga foreclosed property ni Pag-ibig. Ang property na ating pupuntahan ngayon ay located sa Casa Amaya South, Barangay Amaya 1, Tansa, Cavite. Mga Kanoy P, based on my analytics, 80% ng aking viewers ay hindi pa po nakakasubscribe. If ever po na napanood nyo na po ang aking videos and nagustuhan nyo po ang aking content, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi ka pong updated sa mga videos na i-upload ko regarding foreclosed property. Ayan, so marami pa po tayong mga foreclosed property na i-future. Kaya make sure lang po na nakasubscribe tayo. Ayan, so papasok na po tayo sa Casa Amaya South. And then kung mapapansin po natin sa bandang kaliwa, meron pong private pool resort. And then sa bandang kanan po, medyo madamo pa po siya. And then malaki pa po ang mga vacant lot. Yan, so mula po sa main road, ang mode of transportation papasok po ng Casa Amaya South is tricycle. And then sa main road naman po, marami pong mga bus na kung saan or dumadaan from Manila to Cavite area. Ayan, so nandito na po tayo sa Casa Amaya South. And then kung mapapansin po natin, ang terminal po ng tricycle is sa mismong tapat lang po ng subdivision. Ayan, so ito na po yung guardhouse. Sa tingin ko po ginagawa pa po yung guardhouse. And then wala pa pong mismo or wala pa pong guard dito mismo sa Casa Amaya South. Ayan, so nandito na po tayo sa property. Ito po ay isang townhouse and ito po ang kanyang street. Gaya nga po niyang sabi ko, maluwag naman po yung mga street. Yun nga lang, yung sariling property is wala pong parking lot. Ayan, so tignan po natin yung property and yung sitwasyon niya sa loob. Kung mapapansin po natin, okay pa naman po yung sliding window. And then yung pintuan nga lang po is medyo luma na po. Ayan, so ito po yung property. Medyo may kalat lang din po and then may nakaparada po ng motor mula sa kapitbahay. Ito po ang kanyang sitwasyon sa loob. Ito po ang kanyang CR. Bulok na rin po. And sa tingin ko is dapat na po itong palitan. Ito naman po ang magiging laundry area or yung kitchen mo. Yan. So sa tingin ko po wala pa rin pong linya ng kuryente dito sa mismong property. And then, tignan naman din po natin ang taas. Ayan, so yung jalousie po, nakatanggal lang po yung mga salamin.
And then, okay pa naman po yung pintura. Konting linis lang po ito siguro. Ayan, so ito po yung likod ng bahay. Ayan, so wala pa rin pong kisame yung property. And then, dito po sa taas, sa tingin ko, ito po ay provision for 2-bedroom. Ito po ang kanyang harapan ng property. Okay pa naman din po yung mga sliding window. And then, mukhang konti lang po ang dapat mong ipaayos dito sa property. So, since bare type pa po yung property, expect po na mayroon tayong gagastusin for renovation. Ayan, so para po sa akin, okay pa po itong property, unoccupied. And kung i-rate ko po ito ng 1 to 10 is bibigyan ko po ito ng 8. Since marami pa rin po tayong dapat ipaayos. Pero ang kinagandahan po dito is wala pong nakatira dito sa unit. So madali lang po tayong makakalipat if ever na ikaw po ang manalo dito sa property. And considering naman po the location of the subdivision, okay naman din po ito. Yan, so ito po ang harapan. And if ever po na interesado ka sa property na ito, narito po ang kanyang detalye. Ang property na ito ay kabilang sa batch 15120. Ang bid offer acceptance is from June 6 to June 10. Item number 95 na may property number na 815-202-106-190033. Ang address ng property ay sa Casa Amaya South, Block 12, Lot 20, Barangay Amaya 1, Tansa, Cavite. Ito po ay isang townhouse na may lot area na 36 square meters, floor area na 41.94 square meters, and ang minimum bid price is 1,104,180 pesos. Ang status po ng property is unoccupied. If ever po na magbibid ka sa property na ito sa halagang 1.2 million, ang estimated monthly amortization mo is nasa 7,500 and ang required gross monthly income is 21,000. Ayan, so since nasa negotiated sale din po ito, 1,000 pesos lang po ang maaari mong ilabas plus yung processing fee. Ayan, so that's it for this video mga Kanoy P. If ever na may question po kayo, just comment below and sasagutin ko po ito. And if ever na hindi ka pa familiar sa bidding process ni Pag-ibig, i-click lang po ang videos na nasa inyong screen ngayon. Thank you! Nagustuhan mo ba ang video na ito? Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell. Thank you!